Money pass! Money pass! Money pass! Sabay tayo, sabay tayo, bro. Parang meron yung sinasabi ng I love you pero hindi naman totoo. Oh. Magsarap kaya yung flex. Sobre, okay lang, pipigyan kayo tayo si Buyas. So, lakasan mo pa yung pananalig. Pag-pray mo na sana magkita na lagi. Iba kasi yung iyakap. Feels like what? Para kayo. Meron mo kayo. Pre! Pre! Mag-uusap tayo! Mag-uusap tayo, guys! Let's talk about it! Pika mo! Alam mo, handa ka rin! Shop, dito na yun! Ako si Mo! Inisit naman! Ako si RG! Ako si Alas! At kami yung... Halaman! At ngayon, nandito kami para sagutin ang Pika Pigas question! With feelings yan, siyempre, sa ating mahiwagang... Pika mo! Pika mo! So, ready na? Let's go! Get it! Start na tayo? Okay. So, unang bunot. Oh, sige, sir. Dito. Sa letrang... Ikaw bunot ulit. God hand. Unang bunot ka ba? Ano yan? If you were in a relationship, would you prefer it publicly or privately? Ikaw, mauna. Ako bunot? Ako ano naman nung yan? Yan, pre. Publicity. Ako sa akin, ano? Personally, I would take it privately. Kasi ayoko ng real talk lang. Ayoko ng parang maraming may isaw-saw. Yes. Money for us! Money for us! Sabay tayo, bro. Okay. Sabi ko yun dun, ha? Sabay kami. Aside from doon, ayoko lang ano, parang masyadong may masasabi yung ibang tao. I mean, pakialaman. Sabihin natin. Wala lang. Low-key. Tama. Ikaw! Ako din, syempre, privately. Hindi naman siya secret eh. Di ba? Wala namang, it's not bad kung private. Kasi, yun nga, tulad ng sabi namin ni Tomas kanina, walang naikisaw. So, yun kasi ang para sa relationship kapag maraming boses, maraming bibig sa side mo, sa side ng partner mo, and mas madaling ang mga problema, mas madaling mapag-usapan, masettle kapag kayo lang ang nag-uusap at pagkakaintindihan. Mm-hmm. Hindi na yung marami pong satsat ng ibang tao. Tama. And ako rin, gusto ko rin, hindi naman masama yung public kayong dalawa, pero feeling ko, mas safe kung naka-private lang na parang, hindi naman pag sinabing private, kayong dalawa lang talaga, pwede naman yung family. Ganyan. And yung sobrang ka-close mo talagang mga friends. Ayun. Parang mas safe and kayong dalawa lang talaga yung nag-uusap. Yeah, same here, privately. Parang yun na, it's nothing na. Parang, kung totoo naman, parang mas better na. Yun na, it's nothing na. Basta yun na. Okay, sige, Alas. Ako naman, it depends. Kung saan kayo komportable. Kung gusto nyo private, sa inyo na, why not, di ba? Kung gusto nyo showcase talaga, public, ganyan. Nasa inyo naman eh, kung yun nga, kung sinasabi nyo, ano, parang may makikisaw-saw, ayun, choice nyo yun, di ba? Kasi gusto nyo yung public eh. Pwede yung private kung pero gusto ko pa rin yung showcase. Dahil ka lang sa work. Hindi naman masama yung... Hindi naman masama yung public, though. Ako din naman, gusto din naman ng public. Siyempre, iba din kapag kaan eh. Ang sarap kaya i-flex. Ang sarap i-flex. Siguro balance. Balance. Pero depende talaga yan sa mga tao na kapaligid siya. Paano sila mag-judge, right? Pero siyempre, pagkasal na. Diba? Ah, public dapat, na yun. Oh, dapat buong mundo talaga. Sisigaw mo. Asawa ito! Si Alas naman? Saan na to? Ang magbubunot. Ako muna. Only one, bro. Only one. Okay. Most romantic gestures ng mahal mo sa'yo. Ayun. Ano, ako, siguro yung pinaka-romantic na ginawa sa akin ng mahal ko, pinakamamahal ko si mama, yung yakap talaga. Iba kasi talaga yung feel ng yakap. Lalo na pag mother mo. So parang, Pre! Mag-uusap tayo! Mag-uusap tayo, guys! Let's talk about it! Pagkaroon mo na ako ng minamahal, siguro yung pinaka-romantic na gagawin, I mean, yung pinaka-romantic na magagawa niya sa akin is hug, yakap. Kasi iba talaga yung feel ng yakap. Parang pag dinakap ka ng isang tao na mahal mo, parang nakakalimutan mo yung mundo. Okay, ako naman,
romantic gesture, feeling ko naman kahit anong gawin, pag tao kasing mahal mo, ma-appreciate mo siya kahit anong gawin niya. Kasi iba-iba tayong ano eh, ng love language na pwedeng ipakita eh. Pwedeng word of affirmation, merong nag-gift, merong physical touch, iba-iba kasi. So kahit ano pa yan, pag mahal mo kasi, talagang ma-appreciate mo. Ako naman, pinaka-romantic na gesture. Ano, yayakapin ako sa likod. Ewan ko bakit, pero sobrang sarap niya sa feeling. Siguro kasi nararamdaman mo yung timok ng puso niya sa likod mo. And para sa akin kasi nare-remind na ako na, don't you worry, I got your back. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Ganon. And yeah. Yan nga, sabi nga ni RG, yung iba kasi yung yakap. Feels like out of his world. What? Para kayo nasa outer space. So, mamaya, iyakapin na nun. Yakapin mo ako sa likod, ha? Huwag kang magulat, ha? Yung likod ko lang iyakapin. Huwag kang magulat, ha? Sisikawin mo ako, eh. Okay? Tapos biglang hinedlock. Ay, si ano naman pala, sorry. Ikaw naman, siguro if ever na may hinamahal ako, siyempre, like what Tomas said, Doutor. Pero if I had to pick one, siguro, like, parang ako magdaday, like, lap, and then, like, prepare ako. Or vice versa. Or vice versa. I could do the petting. I just like that. Pati yung ganun sa mukha, pre, hindi pa. Yung pag ginagano. Yeah. Pag ginagano yung mukha. Sa ano rin kasi yun, sa love language. Ako physical, personal. Same. That's why I like. Pero feeling ko pag tumanda pa ako, dapat bilis nito mas sumagot doon. Same. Kaya ginaganon ko kayo. Tsaka words of affirmation. So ako naman ano, same way RJ siguro. Hindi ko pa kasi. Hindi ko pa kasi kaya yung gift eh. Bakit? Ano ba yung hug para sa iyo? Para sa akin. Kasi pag sinabi mo kasi kung verbal I love you, yung may kanta nga. Say I love you, not the word I want to give from you. Pero yung kanta, parang marami kasi nagsabi ng I love you, pero hindi naman totoo. Oh. Para sa akin lang. Pero, depende sa inyo kung ano yung trip niyo. Kasi iba-iba naman kasi yung tao eh, kung paano mo nakikita yung pagmamahalan sa tao. Iba-iba yun. Kilatisin nyo. Siguro kung happy kayo, kung gano'n, sabi ko mo, I'm more hungry. Parang ganun lang sa'yo. Next? Okay. Ikaw naman ano? ASMR. Ano ang gusto mo matanggap ngayong Valentine? Motor! Sa akin, pagmamahal na tapat at appreciation and wala, yun lang. Gusto ko lang makatanggap ng magandang news. And syempre, kunwari ikaw, si RG, nakatanggap siya ng, uy, ano, ang saya ko pre, kasi ganito, ganyan. Magiging masaya ako kapag ka masaya lahat. Let's love each other. Let's spread love, man. Peace and love. So kind. Oh, ikaw, ano? Ako yun lang din, ano? Magmamahal ng ibang tao. Hindi pa sapat. Bro. Ano, ayun. Ano, sana, ano, ayun, iniisip ko lang, positive lang lahat. Kasama yung mga mag-iyo. Pamilya natin. Lahat ng mga kaibigan natin. Ikaw naman alas. Ako? Siguro kahit ano. Kasi ako, sibuyas. For me kasi ano, mahal niya yung sibuyas. Basta, as long as, it's like love. Galing sa puso. Basta bukal sa puso. Matagapin mo yun. Oh, same here. Like what they said, love from each other. It's the day of love, not necessarily romantic. Just coming from the family, or friends. Hey, ano lang yun? Kung nagalit ka, kasi binigyan ka na sa example si Buyas, tapos nagalit ka. Ibig sabihin, hindi yung love yung tinitingnan mo, yung bagay. Yung bagay. Siyempre, okay lang, bibigyan kita si Buyas. Okay lang. Mahal lang si Buyas, ha? Itanib mo! Para dumami. Parang may ano eh, okay na lang eh. Okay lang. Ako nasa bawang ha. Ikaw nasa bagoong. Parang may
pinakbet siya. Pinakbet? Para mali yung recipe mo, pre. Hindi, ibang recipe ganyan. Halloween chubby. Ako lang, payo na lang siguro. Payo? Sa, hindi, payo. Payo? Ayong? Payo, payo. Payo, payo na lang ngayong Valentine's dun sa ano, Kamento Bicol. Lakasan mo pa yung pananalig. Ipag-pray mo na sana magkita na tayo. Love you. Bisco? Ay, bulag? Hi mga mag-iira, mga kapatiga! Napanood niyo na ba ang latest movie namin? Kung hindi pa, please watch it on Alamaz Official YouTube channel. At lalong-lalo na syempre ang latest MV namin na Maharani! Syempre, stream nyo din yan at lahat ng kanta namin sa Usulang Awa. Maraming salamat po!